guys, good morning, good day, good afternoon. Sa inyo lahat, saan kayo ngayon? Welcome to my channel, Medical Vlogs. Guys, bakit nga pala, hindi lang lahat ng gwapo nag-artista. Bakit nga pala hindi lahat ng gwapo nag-artista? Alam niyo na yung sagot, guys? Kasi yung sagot doon, guys, ngayon yung topic ko ngayon. Patawa ko kasi guys, pasensya, napakalakas talaga ng hangin kaya i-voice over ko na lang tong video ko para i-describe sa inyo yung mga lashing materials at saka procedure kung paano ginagawa yung paglalashing ng mga kargada namin, particularly yung containers. So yan guys, nakikita nyo, yan, yung hatch cover na tinatawag, yung bigat niya andyan, 25 tons. Yan, makikita ang ganda ng panahon. Tapos bakante itong isang panel ng hatch cover, yan. Nasa port side tayo. Tapos isang katutak ng mga containers yung nakikita nyo. Yan, ilang patong yan, almost 6 tiers. Ayan, punta tayo dito sa lashing materials natin guys. Yan, yung naka-focus. Ito yung turnbuckles connected siya sa pad eyes yung nakadilaw. Yan. Yung turnbuckle may mga group dyan o thread dyan yung pang tension sa kanya. Ayan, nakakonect siya sa pad eye. Yung pad eye nakakonect sa structure ng barko, yung pinaka strongest point, yung structure mismo, steel, para kahit anong rolling o anong forces yung involved during sa sipag seats, hindi siya makakalas o mabubuwal. In accordance din yan guys, yung lashing materials na yan, approved yan ng
class society. Depende kung ano yung nagpo-provide ng lashing materials namin. Kunwari, German lashing. Yan. Lahat guys ng lashing material on board ay may certificate yan. Tapos, dun sa certificate, stated kung ilan yung kaya niyang i-hold na kilonewton or in short, yung kaya niyang i-hold na forces kung nakakabit siya. Yung hawak ko guys, yan yung lashing bars. May tatlong klase kami ng lashing bars guys sa barko. Yung long bars, tsaka yung vertical. Yung vertical yung pinapakita ko. Yan. Ito naman yung pa-diagonal long bar din yan. Yung pa-letter A yung position niya. Yan. Connected siya guys sa turnbuckle. Yan. Tapos yung turnbuckle, yan yung magkoconnect din sa tawag dito sa pad eye. Tapos magtutulungan sila tatlo, tapos ititisa mo para magkaroon ng tension dun sa container. Yan, hawak-hawak ko na yan, isang set yan ng ano, ng lashing. Yan, naka-X guys. Normally yung lashing sequence namin sa barko, yan, double X yung sa first tier connected sa second tier. Tapos may sa seaside, may vertical yung nasa pinakakanan, tapos may pa-diagonal. Yan. Hanggang doon sa kabila yan guys. Yan. Para kahit gaano kataas yung container, kaya niyang i-hold. Kung mag-rolling man si barko, hindi siya mahuhulog. Yan. Pinapakita yan guys. Yan. XX double. Yan. So in short, napaka-importante ng lashing guys sa barko. Napakabigat ng mga bars na yun guys, hindi yan basta-bastang metal o steel. Medyo makunat yan siya, tapos kung medyo mahina-hina yung muscle man yan, in the long run lalakas ka rin dahil sa bigat niyan. Normally gumagawa naman yan mga stevedor or stevedoring company sa bawat puerto. Kami in charge yung nagdo-double checking, tapos i-approve namin before departure yung lashing kung tama o kompleto. Ayan. Yung in-explain ko dyan guys yung pag-position ng lashing, especially dyan sa long bars. Yan tinuturo ko yung vertical at saka yung parang letter A na yan, yung pa-diagonal. Yan yung mga panaka-importante ng mga lashing dyan. Lalo pag pag three high na siya, kailangan mo na ng long bars na yan guys. Yan. Letter A yung position kasi once na nag-rolling yung barko, i-hold mo yung ano, na huwag ma-collapse pa seaside. Yan. Kaya dito sa may kanan pinosisyon yung long bars na yan para pipigilan niya. Yan. In accordance nga yan guys sa cargo securing manual namin guys, ha, hindi yan basta-basta ginagawa lang. Tapos sinusunod talaga yan ng stevedoring company kung tama yung lashing sequence na ginagawa sa barko. Hindi yan basta-basta lang na sundin nila na gusto nila, kundi yung sa amin yung masusunod. Yan, maswerte tayo guys, bakante yung port and starboard na panel ng hatch cover. Na ituturo natin kayo ng mas ma-visualize natin kung paano yung lashing sequence sa barko. Yan, parang nasa Manhattan lang tayo, ang taas ng mga containers. Kasi design naman talaga yan yung kung ilang high o ilang patong yung container guys. Yan. Ang taas, nakakalola. Pag nasa actual ka dyan guys, titingalain mo talaga. Yan. Kaya talagang dapat bantayan talaga yung lashing dyan kung tama. Tsaka hindi lang guys yung pinupukusan natin yung mga XX na yun na turnbuckle. Included din guys yung lashing dyan sa mga tinatawag natin na ano, na twist locks. Yan. So katotak guys, no? Pag natanggalan ng mga kargada yun guys, ang gulo ng lashing dyan. Yan, ito yung twist locks. Yan yung twist lock na tinatawag. Yan yung pinaka bottom. Tapos yung sumunod na may twist lock din dyan guys, yung semi-automatic. Yan. Napaka-importante itong twist lock na sa bottom. May direction yan guys. Pag ganyang position, ano, sa left siya. Ano yan? Sarado. Binubuksan din yan guys.
prior i-discharge yung mga container. Kung hindi, warak yan. O di kaya, kung hindi masira yung lashing material na yan, yung bottom twist lock, yung container sockets, yung kulay yellow na yan na connected sa hatch cover yung masisira. Hindi basta-basta nasisira yung lower casting na yan ng container yung may butas-butas na yan. Nagsushoot yan dyan. Container socket yung tinuturo ko. Yan. Or yung iba tawag dyan ng raise socket. Napaka-importante yan guys. Tapos minomonitor yan kung wasted na o hindi. Kasi dapat palitan na yan kung luma na or corroded na. Ito, yan yung bottom twist lock na pinapakita ko sa inyo. Ilagay dyan sa container socket. Yan. Bukas-ara lang naman yan guys. Left and right. Ito turn mo lang. Yan, salpak dyan yung lower casting ng container. Apat na sides. Tapos ilalak. Okay na. Tapos lashingan na siya. Yan, yan yung position ng lock. Nakabalagbag. Never mind yung lashing, yung corrosion guys. Normally kasi pag laging tinatamaan niya ng casting ng container, talaga magkakaroon niya ng corrosion. Yan. Importante dyan, operational pa. Malambot, tsaka at the same time hindi pa talaga sila broken or talagang may tendency kasi yan guys mababasag. Yan may mga ano lang yan, nagkoconnect sa kanila is mga tornilyo. Ayan. Alright, binalik ko ulit doon. Ayan, in-explain ulit kung paano isara bukas yung container, yung position. Chine-check namin yan isa-isa guys before and after departure. Kung may mga nakaligtaan yung mga stevedores, kailangan i-check tapos i-lock. Yan. Especially yung mga nasa seaside. Napaka-importante yun guys. First, second year. Napakataas na yun guys. Kaya doon pala sa pantalan dapat proper monitoring talaga yung gagawin dyan ng duty officer at saka duty watchman or seaman para man-notify agad yung terminal. Although mayroon na silang tagabantay dyan kung bukasara yung mga twist lock, pero yung iba kasi malam ay ignore nila, tapos kami yung mga problema pag underway na, kasi yung tendency niya malalagas talaga yung container lalo pag magkadaan ka sa mga masamang panahon. Kaya importante yan guys. Although hindi nagsasalita yung mga kargada namin na yan, pero once na hindi maganda yung pagkalasing sa kanila, hindi magugulungan yan. So, malaking problema yan guys. Paano natin explain yan? Kaya yan yung safety lagi sa barko guys. Ang daming dapat i-anticipate, lalo na sa mga kargada. Hindi yan basta-basta na isalpak lang dyan, kundi kailangan yung i-secure. Dapat secured bago umalis ng pantalan. Kasi ang dami ng mga external forces na ma-experience was na underway na yung barko kasi lumulutang na nga tayo. Ayan. Yan yung hatch cover guys. Sa ilalim niyan guys, may bodega pang tinatawag yung cargo hold yan. Yung naka-inset na picture. Ang lalim pa yan guys, anim din na patong na container or containers yung pwede doon. Kaya nakikita niya lang, upper section lang yan guys ng barko. Tapos yan yung ponton or in short, hatch cover yan guys. Napakabigat yan, 25 tons. Binubuhat din yan ng gantry cranes or mobile crane. I-shift sa pantalan, tapos lagyan yung bodega ng mga containers. Tapos kung puno na, isasara, saka naman isalpak yung mga nasa taas na container yung nakikita nyo, kagaya nyan. May sequences din yan guys, lalo yung destination, dapat hindi magkaroon ng conflict na hindi ka kailangan mag-restow kasi malaking charges yan pag nagkamali ka ng planning. Yan, dapat aprubahan mo yan kargada pag na-check mo na kung walang mga conflict o problema, lalo sa mga delicate cargo, dangerous cargo, dapat alam mo rin yan. 25 tons, napakabigat yan guys. Kung bumitaw yan tapos nasa baba ka, matakpan ka na hindi ka na makabangon yan. Kaya safety precaution lagi sa onboard. Kung may mga ganyang cargo operation, huwag kang sumilong sa ilalim ng gantry o kung saan nag-o-operation yan. 30 meters yung lapad ng barko namin guys. Sa tatlong hilera yan ang takip ng bodega o yung ponton. Yan, pinapakita ko ulit yung lashing sequence sa port side, sa starboard side. Yan. Kasi facing aft ako. Kaya
opposite dun sa direction na pinapakita ko. Yan. Isa-isa ko ulit. Pakita sa inyo, turnbuckle connected sa pad eye. At saka yung turnbuckle, next is yung short bars or short bars. Yan. Ginagrasahan yan, guys. Para hindi mag-complain yung mga stibidor. Yan yung lock ng ponton, guys. O, takip ng bodega. Kabilaan yan, guys. Side, mayroon din. Ito, aft or proa o pupa o forward and aft section, mayroon mga ganyan. Hindi yan basta-basta mabuwal, guys. Yung dapat i-secure din yung takip na yung bodega. Siyempre, kung may laman na siya, tapos inalon kayo, may tendency yung mabuwal, mahuhulog yung mga kargata. Ayan. May mga pin talaga, guys. Solid yan na bakal. Ayan. Punta natin yung sa side, yung sa starboard. Ayan. Meron. Halos sa isang panel yan, guys. Tigda dalawa yung nagsisecure sa kanilang pin or pins. Ayan. Yan, nakikita nyo, guys, ang pahaba. Ayan yung lashing platform o catwalk. O lashing catwalk. Ito naman yung hatchcombing. Ayan. Itong pahaba. Ayan, yung tinututo ko, yung hatch cover, yung sa ilalim is hatch combing. Tapos sa loob nun, yung bodega pa. Maraming laman pa yung nakakargada. Ayan. Ito yung hatch combing. Ayan, ang kapal ng klase ng bakal, guys. Ayan. Ilang millimeter in or centimeter. Ito yung bay 42. Ito yung sabi ko, nasa side ng barko or combing, naka-secure din ng napakalaking pin yung hatch cover. Ayan, mga ventilation fan niya. Access dyan. Para hindi magkaroon ng moisture doon o pagpapawis sa bodega. Tapos may ventilation yan, guys. Mechanical. Pinapaandar rin. Lalo kung may mga reefer containers sa ibaba na naloading. So, continuous ventilation yung required dun, guys. Para hindi magkaroon ng overheating. At saka magkaroon ng depekto dun sa mga reefer motors. Ayan, siyempre overheating. Napakalaking bagay yun, guys, na bantayan yung mga reefer na yan dahil napakamahal mga laman yan. Yung mga pagkain kasi yan, food products yan, perishable. So, konting deviation lang sa set point niya, negative man o positive, may tendency na masira si kargada. Ayan. Ayan yung combing at saka hatch cover. Ayan, bay 41, 42, 43. Ayan, yung dagat. Napakalinaw, guys. Ayan. Maswerte kami during the time at summer season ngayon, normally sa Indian Ocean tsaka sa South Africa. Ayan yung trading area namin. Tapos pupunta kami doon minsan sa Dubai. Ayan. Ito yung another hatch cover pin. Ayan sa forward part ng pinakita kong bay kanina. Ayan. Medyo mabilis yung pag video ko, guys, pasensya na. Nagmamadali. Ayan. Ayan. Yung box type yung barko namin, guys. So, containerized. Yung laman yan, mga general cargo rin yan, guys. Sari-sari yan. Kaya nung pandemic, napaka-essential din namin na part ng team nung pandemic. Kasi lahat ng kailangan sa amin sinasakay. Na-experience ko nga na magkarga o mag-deliver kami ng isang buong ganitong barko na pasta papuntang Latin America sa ano, sa Venezuela, La Guaira. Buong barko, guys, chinarter kami ng government nila para from Turkey to Venezuela magdala lang ng pasta at spaghetti noodles. Yan, pinapakita, guys, yung container socket. Yan, napaka-importante yan. Dapat mini-maintain yan. Walang corrosion o kahit may corrosion pero hindi siya sira. Maka-hold siya ng twist lock tsaka i-coconnect dyan yung container. Yan. So far, yung mga bakante naman kasing bodega or hatch bay or base na bakante sa kargada, minimaintain agad namin yan na i-derusting para once na may kargada ulang ilagay doon, okay na siya, hindi na siya kakalawangin. Yan. Walang katapusan yung maintenance, guys, sa barko. Never ending. Kontrata lang yung natatapos, pero yung trabaho pa ulit-ulit lang yan. Yan. Yan ulit, pinagpakita ko yung mga lashing-lashing sequence namin. Yan. Basta yung rules, guys, pag nag-3 high na yung containers, may
ano na yan, may mga long bars na yan sa seaside. Pero kahit second chair lang yan, dalawang patong, yung double X na yan, ginagawa pa rin talaga yan. As per cargo security manual. Yan. Mga stevedores dyan, kaya naku, pag nag-dikit nyo sa pantalan, tapos may discharging kayo, lagabugan yan guys. Kaya do not expect na yung cross bay, laging maganda yung pintura niyan. Kung medyo mahaba na yung biyahe namin yan, nasusunod namin yan i-maintain. Ayan. Kasi pag binagsakan yan, sira yung pintura. Tapos kung hindi mo na-apply na ganang pintura, magkakaroon ng corrosion. Ayan. Dami na may kargada guys. Minsan yung mga container na yan, hindi yan basta-basta guys na klase ng metal. Medyo makunet yan, tsaka hindi siya basta-basta kinakalawang. Yan yung mga pinapakita ko, yung serial number ng container. Yan yung pinaka-importan, yung in-encode yan guys namin sa loading computer. Tapos yan yung bigat niya, yung, I mean yung capacity ng container na yan, kaya niyang ilagay sa kanya. Yung net, yung tear, yan yung bigat mismo ng container. Tsaka maximum gross niya, ayan, 32,000 kilograms, may pounds. Ayan, pag basyo si container, yan yung bigat niya, 3,700 kilograms. Yung container lang yan. Tapos yung net, yan yung kargada niya lang, pwedeng may karga sa kanya, 28,000 kilograms, 28,800. Ang lapad ng mga container yan guys, ginagawa nga yan ng minsan opisina ng mga sa pantalan, basta lagyan lang ng aircon. Mainit kasi yan eh. Tsaka movable kasi yan eh. Kahit saan mo pwede dalhin. Saan mo gusto dalhin, pwede. Ayan. Tapos lahat yan guys, approved yan ng manufacturer, na stated dyan yung mga information na kailangan mo. Ayan. Kailan manufactured, sino yung manufacturer, etc. Ayan. Super heavy. Ayan. Ayan siya guys, oh, Cortin steel. Yung sinasabi ko kanina na yung klase ng bakal niya. CSCA approval yan. Napaka-importante yan. Ayan. Hindi maki-question yung quality ng container na yan o capability, dahil lahat yan under siya ng mga test bago siya i-release dun siguro sa paggawaan nila. Ayan. Yan yung silyo guys. Pag full or either empty yung container, sinisilyohan yan, patunay na na inspection. Not mostly dadaan yan ng custom, syempre taxes, tsaka maiwasan yung mga contraband, etc. So napaka-importante ng container seal na yan, tsaka naka-record yung number niyan sa master list nila. Yan, ikot-ikot tayo guys. Yan, ito yung sa forward part ng barko, yung ka-counterpart dun sa in-explain ko kanina, yung sa likuran. Yan, pares lang naman yan guys, kasi yung sequence ng container halos equal din naman lahat ng measurement dyan sa bodega, kaya salpak-salpak di 40 tsaka di 20, 20 feet tsaka 40 feet yung measurement sa containers na yan, at tsaka mayroon din mga 45 feet yan, Cortin steel. Yan. Sa una guys, mangangapa ka rin pag wala ka pang experience kung ano yung tinatawag nilang bay, row, tsaka tier. Pero kung maka-experience ka na ng pagbabarko sa container, maning-mani na sa'yo yan. Napakadali na lang sundan. Yan. Ganda ng dagat guys, napaka blue, malinis. Ayan. Kaya huwag talaga nating sirain yung dagat. Yan. Huwag tayong magtapon ng kahit anong pwedeng mag tawag dito, accumulate ng pollution, kasi babalik din at babalik sa atin yan ng nature. Yan. Magtulungan tayo na huwag sirain yan, kasi yan yung yaman natin. Kung wala yan, walang barko, wala tayong mga pagkain. Yan.
Diyan yung mga minerals, I mean, mga yamang dagat na nakukonsumo natin. Yan. Napaka-importante. Sa barko pala, guys, napakahigpit din ng implementation naman ng basura o garbage. Meron kaming garbage management plan talaga na approve yun ng classification society. Ina-inspection yun ng mga authority every time na nasupport kami. Tsaka any violation dun sa regulation, magmumulta yung barko. Kaya proper segregation talaga, guys, ginagawa namin sa barko. Tapos yung disposal niyan by reception facilities talaga sa Pantalan, ina-arrange na yan. Prior arrival, may announcement ka na kung anong port yung magre-receive niyan, tsaka kung ilang cubic yung i-discharge mo. Solid or tsaka liquid waste, yan. Dine-declare yan, guys. Napaka-importante yung batas na yun, guys, pagdating sa marine pollution, or hindi lang sa marine, kundi sa environment natin, sa kabuuan. Yan. Protect natin, guys, yung environment, huwag natin sirain. Maintain natin yung kalinisan, kasi ipapamana pa natin yan sa mga next generation. Diba, ramdam na nga natin yung global warming tsaka climate change sa panahon ngayon. Kaya huwag na nating dagdagan pa. Supposed to be, dapat man-neutralize na natin yan, guys. Sana magtulungan tayo, guys. Yan yung message ko dito sa additional message ko sa pag-vlog ko. Although natatakil na rin natin ito, so siningit ko na lang. Ayan. Ang daming batas, guys, sa barko na, yung barko, ang daming certificate o mga license na nire-required bago mag-operate. Tatlong folder yan na dapat masusunod mo talaga. Tapos may mga expiration yan. Tapos bukod pa doon, ina-inspection talaga yan ng mga authorities sa port. Kaya ang dami mo talaga dapat iayusin, i-update ng maayos, sundin ng maayos, kasi patakaran yan. International na patakaran, guys. Hindi lang yan gawa-gawa, guys. Panela.